nasa mahigit ko lang 5,000 teachers ng Dep. Ed. Sulu ang sumama sa parade. Nag-design pa rin mula alas 7 kanina. Umikot sila dito sa downtown Honolulu. Kasama sa Teachers Day celebration ng ating mga teachers ay sinisigaw nila na dapat ilabas na ang kanilang sweldo. More than one month na ang ating mga guro, patuloy ang kanilang trabaho. Kahit naman nagkaroon ng non-inclusion, ay sila ay patuloy pa rin ginagawa ang kanilang trabaho. Kaya naman ang panawagan ng ating mga teachers sa mga ikinauukulan ay sana ay ilabas na ang kanilang sweldo. Dahil ay nagtrabaho naman sila, kahit walang sahod, ay sumama pa rin sila sa trade. Napakarami. Hello po! Yeah. Walang sweldo? Walang sweldo, pero happy pa rin! More than one month na? Yep. Kami po ay nananawagan sa office ng presidente natin na sa FDC kanina na kami po ay nananawagan sa presidente na tulungan kami pati na yung secretary namin sa Department of Education dahil as far as education is concerned, kung hindi naman kuturang matitip natin, dahil ang unang-unang concern ng mga tao natin is yung anak nila, pamilya, at saka yung buhay rin nila. Yes. So, kung wala lang sahod ang mga guro natin, hindi definitely will not go to class. Kasi ang hanap buhay namin, ang inspiration namin is our salary. So, we inspired to teach our school children because of our salary. So, hindi na kami sasahuran, we are not inspired to teach actually. So, kami po ay nananawagan sa presidente ng Pilipinas na bigyan na ng holding ang farm na to give our salary para ang lahat ay masaya. Especially ngayon araw na ay happy teachers day, ang tawag namin na hindi na happy teachers day pero hungry teachers day dahil wala kaming sahod up to this time. Apak, dapat sana ito ay may bigay ng sahod namin dahil kung hindi kami bibigyan ng sahod, we violate our rights as human rights. So, if you violate human rights, that is an act of terrorism. Kung matamaan sila, sila ay mga terrorists. Dahil they violate the rights of other people, especially in Cuba. So yun ang panawagan namin sa aming minister, na at least may puso din siya, may anak din siya, may pamilya din siya binubuhay dapat. Ibigay na rin niya sa amin ang sahod namin dahil yun din naman ang hanap buhay namin, walang iba. So dapat sana, kung talagang magkatao sila, ibigay nilang sa ng teacher. Kaya hindi naman kami part of the competition sa politics. Hindi naman kami politician, kami po ay non-partisan. Kaya dapat sana hindi kami isali doon sa pag-politiko. At saka sir, linawin natin sir ha, linawin po lang natin na ang ating mga guro ay hindi talaga tumigil sa kanilang pagtuturo ay mula nang lumabas ang desisyon ng Supreme Court. Mula nang lumabas ang desisyon ng Supreme Court, hindi rin talaga kami huminto dahil as I have seen, wala nga order coming from the central office or coming from the farm na to stop rendering service in the Bangsamoro, especially dito sa Supreme Court. Wala naman memorandum ganun. So kaya hanggang ngayon kami po ay continuously rendering service because yun din naman ang trabaho namin mula noon hanggang ngayon. Kaya kami po ay nananawagan na sana ibigay na sa amin ang sahod namin dahil kawawa naman ang teachers natin dahil meron na silang anak at apo na binubuhay sa bahay at ang kanilang pamilya. Yun lang. Yes, sir. At saka sir, malinaw naman yun. Yung teachers kasi hindi lamang yung sweldo gumagastos din sila sa pamasahe. Alam mo naman, that's 19 municipality ang lalayo ng mga lugar. Kung titingnan mo ang sitwasyon ngayon, ang 19 municipalities island. So, ang karamihan dyan, although connected kami by land, ang karamihan dito is nagpapakyaw sila ng mga jeep. So, hindi na sila yati doon ng mga jeep na pinapakyaw nila, wala na silang pambayad. Hopefully, that September na makonsider pa yun ng mga jeepney driver. Pero pagdating ng October, wala pa, hindi na makonsider yun ang jeepney driver. Kaya, there will be a chance na kung hindi kami sasahuran, ma-stop ang teaching dito o ma-stop ang classes dito sa sulit. Dahil sa geographically, malayo. Sa island, wala na silang pamasahe. Wala silang pamasahe sa mga island schools. At saka wala na silang pang-maintain sa mga anak nila sa bahay. Kaya hindi na sila magkapunta sa school. Thank you so much, Sup. Thank you po.